In the land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Black communications, the social need to follow. I'm activating news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Black communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak. But I won't back down, I'll be the one to make them choke. Black communications, now they're relevant until exposing all the lies. Watch them burn to hell. Good day, ladies and gentlemen. Rosa here of Splat Communications. Before we start, may we request dear followers, viewers and subscribers to please don't skip ads. This will help us a lot to continue the work that we do. Thank you. Likewise, may we request those who have not subscribed yet to please do so. Kindly make it a habit to like the videos, but more importantly, share it so you can help us in our fight against fake news, misinformation and disinformation. Kamusta, mga kababayan? Wina po ito ng Splat Communications. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kasaysayan ng pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ang kagalingan ni Pangulong Marcos Jr. Sa punto pong ito ay ipapakita natin ang tatlo mapa ng Pilipinas noong panahon ng Kastila kung saan ay makikita na ang mga Scarborough Shoal at iba pang islang inaangkin ng Tsina ay sa Pilipinas na talaga noon paman. Ito ang 1734 Villar de Murillo map, 1808 Malaspina map, at ang 1835 Carta General map. This lays the foundation and historical basis sa ating claims sa West Philippine Sea. Atin pong ipapakita kung gaano kagaling si Pangulong Ferdinand Marcos sa paglalatag ng tamang historical context sa pagmamay-ari ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi po ninyo dapat ito palampasin sapagkat sa mga inihayag ni Pangulong Marcos Jr. ay ating maunawaan bilang Pilipino maging ang buong mundo ang maayos na paliwanag tungkol sa ating pagmamay-ari sa mga isla sa West Philippine Sea. Paris of 1898 was an agreement made in 1898 that involved Spain relinquishing nearly all of the remaining Spanish Empire, especially Cuba, and ceding Puerto Rico, Guam, and the Philippines to the United States. The cession of the Philippines involved a payment of $20 million from the United States to Spain. The treaty was signed on December 10, 1898, and ended the Spanish-American War. The Treaty of Paris came into effect on April 11, 1899, when the documents of ratification were exchanged. The Treaty of Paris marked the end of the Spanish Empire, apart from some small holdings in North Africa. It marked the beginning of the age of the United States as a world power. Kasaysayan ng Treaty of Paris at Treaty of Washington, ang Treaty of Paris noong 1898 at ang Treaty of Washington or Session Treaty noong 1900 ay dalawa sa mga mahalagang kasunduan na nagtakda sa mga hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Ano ang mga ito? Ang mga hangganan ng teritoryo ng Pilipinas ay unang itinakda ng Treaty of Paris noong 1898 na nagtapos sa Spanish-American War. Sa kasunduang ito, isinuko ng Espanya ang Pilipinas, kasama ang iba pang mga teritoryo, sa Estados Unidos. Gayunpaman, ang paglalarawan ng kapuluan ng Pilipinas sa Treaty of Paris ay medyo malabo. Ang hindi malinaw na bahagi ng Treaty of Paris ay ang eksaktong hangganan ng teritoryo ng Pilipinas noong panahon na yon. Nakapaloob sa Treaty of Paris na ang Pilipinas ay binubuo ng lahat ng teritoryo na isinuko sa Estados Unidos ng Espanya. Ngunit, ang mga linyang ito na nagtatakda sa hangganan o boundaries ay hindi tiyak at hindi eksakto, na nagdulot ng kalituhan at hindi pagkakasunduan ukol sa eksaktong sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Dahil sa kawalan ng katiyakan na ito, nagkaroon ng pangangailangan para sa karagdagang mga kasunduan, tulad ng Treaty of Washington o kilala din sa Session Treaty noong 1900, upang linawin ang mga hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Sa kasunduang ito, malinaw na sinabi na isinuko ng Espanya sa Estados Unidos ang lahat ng titulo at pag-angkin ng titulo sa anumang at lahat ng mga isla na kabilang sa kapuluan ng Pilipinas na nasa labas ng mga linya na inilarawan sa Article 3 ng Treaty of Peace of Paris. Kasama na dito ang mga isla sa Cagayan, Imapun, Sulu at Cebu at ang kanilang mga dependensya. Ang mga kasunduang ito ay mahalaga sa konteksto ng kasalukuyang mga disputa sa West Philippine Sea at South China Sea sapagkat dito makikita ang historical basis ng pag-aaring mga teritoryo ng Pilipinas na detalyado kasama ang mga islang nasa ating kapaligiran bago pa man magkaroon ng United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS.
Si Pangulong Marcos Jr. pa lang ang kauna-unahang pangulo ng Pilipinas na nakapaglatag ng maayos na konteksto at paliwanag ukol sa usaping ito. When we established our Commonwealth in 1935, we put together a constitution that defined our territory in accordance with the international treaties that became the basis of our archipelagic unity. The Treaty of Paris between Spain and the United States crystallized our islands into a cohesive whole. The Treaty of Washington clarified the extent of our sovereignty and patrimony and a line set by international powers. Our history reflects our commitment to the values that engender amity, fraternity, and sovereign equality amongst nations. Our commitment to peace and to the rule of law inheres in how we have defined our sovereign home. We sought to uphold and preserve the integrity of our country's physical unity through international law. Together with others, we put forward the archipelagic doctrine, which regards all archipelagic states as a single unit, with the waters around, between, and connecting their islands, irrespective of their breadth and dimension, forming part of their internal waters. This doctrine has since been enshrined in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, or the UNCLOS. The same convention also clarified the limits of each state's maritime zones and defined the extent with which they could exercise sovereignty, their sovereign rights, and jurisdiction over those zones. Accordingly, we have made a conscious effort to align our definition of our territory and our maritime zones with what international law permits and recognizes. This has been inscribed in Article 1 of our Constitution. As Senator, I was proud to co-sponsor our Archipelagic Baselines Law, which defines the basis of our maritime jurisdictions. As President, I look forward to signing our Maritime Zones Law, which will clarify the geographic extent of our maritime domain. Our efforts stand in stark contrast to assertive actions that aim to propagate excessive and baseless claims to force, intimidation, and deception. In the West Philippine Sea, we are on the front lines of efforts to assert the integrity of the UNCLOS as a constitution of the oceans. We have defined our territory and maritime zones in a manner befitting a responsible and law-abiding member of the international community. We have submitted our assertions to rigorous legal scrutiny by the world's leading jurists. So the lines that we draw on our waters are not derived from just our imagination, but from international law. We have on our side the 1982 UNCLOS and the binding 2016 arbitral award, which affirms what is ours by legal right. In this solid footing and through our clear moral ascendancy, we find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home, to the last square inch, to the last square millimeter. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. Ang pagtatakda ng mga kasunduang ito sa teritoryo ng Pilipinas ay may epekto sa kasalukuyang mga usapin sa West Philippine Sea at South China Sea. Ang Nine Dashed Line claim ng China sa South China Sea ay sumasaklo sa halos 80% ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas at 100% ng ating 150 nautical mile extended continental shelf. Sa paglalahad nito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa unang pagkakataon, ipinakita niya ang galing sa pamamagitan ng paglalahad niya sa buong mundo na sadyang may historical basis at legal basis ang claim ng Pilipinas sa mga teritoryo sa West Philippine Sea di gaya ng hinugot sa guni-guni ng China na Nine Dashed Line. Thank you, Fairy Koi, for being a channel member. Our world unfolding, where stories come alive amidst the chaos. Please support Splat Communication channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have 3 levels of memberships. Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks. Loyalty badge, priority reply to messages, members only live chat, in video and live video shoutouts, early access to videos, connecting to social media, free and discounted merchandise. Hurry! Please become a channel member now. What can you say? Kindly share your thoughts in the comment section.
We hope you enjoyed and learned something today. In behalf of the Splat Communications team, till next time. Stay safe. Rosa out. Bye. In the land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fat checker. Splat Communications, the social need to follow. I'm activating news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like a never